parang nagkapote sa kanila. Kikita kasi nila yung ulap. Tignan mo, banda doon, no? Blue. So, malapit na tayo. Mga 290 meters na lang. 4 minutes away. Bandang kanan siya. Hindi tayo matotowing dito. Ah, oh, sabagay. Magbabayad na bagad. Ah, sumakit yung ulo ko. Lumilin doon, ah. Lumilin doon. Dahil nandito tayo sa building. Umaalog-alog, eh, no? Iyon, hindi pinagamit yung elevator. Eh, magkano? Isang stick. Ito, ma'am, ano itong tawag? Punggo. Punggo. Ito na yung tindahan na sinasabi nila, oh. Senior Birria. Oh, merong tumatakbo. Sige. Ano, nagka-problema lang, sir, ha? Ngayon na, sir, galing pa kaming Guagua, Betis. Ngayon, pupunta tayo sa Lucky Chinatown para tignan kung anong itsura doon pagkagabi. Sabi nila, merong sikat na food park doon. So, alam nyo naman, ngayong panahon ng December, uso yung mga food park at nakadalawa na tayo dito sa Pampanga, no? Wait lang. Punasan natin tong shields ko, no? Medyo naluma na rin, eh. Hindi na kasi ako nagtitinted na visor sa helmet. Kaya lang, ang disadvantage kapag naka-sunglass tayo, minsan may grade yung mga sunglass, so kailangan original yung bibilin ninyo para, di ba, hindi siya nakalabo ng mata. Tapos, dahil naka-clear lens tayo, pag nakatutok yung araw sa mukha natin, mainit. Hindi yung traffic. Bakit kaya traffic dito? Hindi naman nagta-traffic dito dati. Weekdays naman ako lumabas. Ang oras natin is alas 2:15 ng hapon at talagang isasadya nating gabihin dahil ang food park, alam nyo naman, kadalasan sa gabi maganda yan. Food park na ang napasyalan natin, yung first, hindi lang masyado naging successful gawa ng hindi naman tayo tumambay, na daanan lang natin yung sa sunset. Ngayon naman, nakadalawa na tayo dito sa Pampanga, gusto ko naman sa ibang lugar. Unahin natin yung Maynila. Then sa ibang probinsya, bahala na, depende sa oras. At naalaman ko itong Lucky China na ito dun sa YouTube video. Na-upload siya 1 month ago. Medyo bago-bago pa. Mahirap kasi yung last year pa pala yung video, tapos pupuntahan mo, baka iba na. Nagustuhan kong puntahan to kasi may nakita akong mga prutas-prutas na halo-halo sa isang baso. Eh, nakita ko lang yun dati sa Malaysia. So gusto kong pasyalan ulit at matikman yun. Sa Malaysia kasi di ko natikman yun, eh. Mukhang walang masyadong bumabalik ng Maynila ngayon. Ayun na rin. Tatabi muna ako dito. Okay na, dito tayo sa side kasi may ipapakita ako sa inyo yan. Wait, ipapakita ko lang yung lens ko sa inyo. Nabanggit ko kanina, eh. Kapag ka nagra-ride tayo at inabutan tayo ng gabi, di ba kapag ka malamig ang simoy, nagfa-fog yung ating lens, no? Kapag gusto nyong maglagay ng anti-fog system sa inyong lens, piliin ninyo yung mga dinidikit sa lens mismo. Like ito, nakadikit siya. Clear din yung kulay. At bakit ko ba sinasabi ito? Pinakamadalas na nakikita nating mga brands ng anti-fog is mga sinasabit dito. Nakikita nyo to.
Diyan sinasabit yung anti-fog system. Unang lagay, mga ilang months, okay naman. Pero pag tumagal kasi yon, ang problema, tumitigas siya. Di ba pag nagra-ride tayo na, aarawan tayo. Yung rubber na dumidikit, kagaya nito, dito sa lens mo, para magkaroon siya ng seal, tumitigas din yon. Yung kabuuang anti-fog system is tumitigas, so bumubuka siya. Ang mangyayari, nawawala na yung effect ng pagiging anti-fog niya. At pagkatapos, gumagasgas sa lens po natin. Alam nyo naman, may mga helmet na ang mga lens is nag-range ng 6,000 to 11,000 pesos. Just imagine, magagasgas lang dahil sa nilagay mong anti-fog. Unlike dito, matagal ko nang ginagamit ito. Dahil nakadikit siya, walang chance na gumasgas sa iyong lens. Kahit palitan mo siya ng bago, goods pa rin yung lens mo. At pangalawa, sa pinaka-importante, effective siya. Napakaganda. Ayun, na-share ko lang sa inyo. At ito ay galing sa Shopee. Hindi po ako nagtitinda ng ganito. Ngayon lang ako nakasabay ng NLEX Enforcer na nakamotor. Wow! Mukhang meron silang ini-escort or bumiyahi lang. Nakapark sila sa bandang San Simon. Hello! Nandito na tayo sa Camachile. It's 2:51 PM. Dapat ngayong araw, isiset ko yung content natin ng magre-race track. Kaya lang, hindi ako nagising ng umaga. Kasi ang pinaka-ideal na oras ng pag-start mag-race track is umaga. Yung tipong hindi pa bukas yung track, eh nandun ka na para mag-setup. At wait. Kailangan akong mag-check saan babanda yung aking pupuntahan dahil mahirap ng lumagpas. Okay, pwede nang tanggalin yung shades, no? Hindi na nakakasira. Nakakaduling din kasi kahit urig yung lens niya, no? Ayun, na-search ko is Lucky Chinatown Mall. Mall pala yun, no? So, nasa 7.7 kilometers lamang siya at didiretso tayo dito. Ayun, about sa racetrack, abangan ninyo, itutuloy ko yun. Maganda rin kasi, tapos Z1 yung gamitin natin. Nakakamiss kasing lumalabas yung tuhod pag nagra-ride, no? Diba nga, hindi naman pwede sa public. Hindi tayo pwedeng sumagad dyan. Mali ako, dapat nasa kaliwa ako eh. Hindi naman ako papasok dito eh. Mali. And then, pinakamaganda, may kasama kang four wheels para yung full suit mo, yung mga gears mo, nasa kotse. Then, makakapagdala ka ng extra damit, towel, malamig na tubig, pagkain, syempre. So, hindi kasi mura ang mag-race track eh. So, babayaran mo yung paddock, which is 2,500 kalahati. And then per head is 3,000 pesos. Tapos kailangan naka 400cc and above motorcycle ka para makapasok ka dun sa big truck nila. Kasi meron pang small bike eh, kaso maliit eh. So para sa mga beginner, magastos siya kasi may gastos din yan sa gulong, di ba? Put gulong mo dyan eh. Natural, nasa racetrack ka, hahataw ka dyan. Tapos yung gasolina, then yung makakasama mo pa. So hindi siya ganun kadali. May mga nanguhuli ngayon oh. Mga illegal parking oh. Yung sila oh. Pati yung motor nila naka-uniform no. Merong MMDA na tatak, kulay blue rin. Dahat pala puro Yamaha Sniper yung motor nila para blue no. Nakakailang tuloy tumingin sa tao kasi nakikita nila yung mata ko. Tsaka yung bibig ko nakikita nila, nagsasalita ako. Naku, umuulan na. Ayan na yung ulan. Umulan, tatabi muna ako. Kapag ganyang umulan, kailangan ikapote natin yung lagayan natin. Ayun, ang buti yung cellphone okay naman. Ang lakas ng ulan oh. Buti nung umulan, nandito ako sa underpass. Ang lakas oh. Medyo umina na yung ulan. O diba, ang init pag alis ko ng Pampanga tapos bigla dito umuulan no. So kahit hindi malamig yung panahon, pwede siyang magpag gawa ng yan nga. Dahil sa moisture mula sa ulan, kasama na yan sa biyahe, mababasa, mapuputikan
mapafog yung helmet, so kailangan kumpleto yung gear mo. Though may dala naman akong kapote, pero nakita ko kasing ulap, hindi siya buo eh. May mga part na maliwanag. Eh since mall naman yung pupuntahan natin, di okay lang din. Nag-message ako sa Carscoot, tinanong ko kung nag-install sila ng quick shifter para sa Z1000, kaso ang sabi nila hindi daw. Mas malapit kasi yun compare sa Motoscoot. Eh kaso wala. So sa Motoscoot talaga tayo magpapa-install. Ang tagal na ng quick shifter ko na yan. 22,000 ko nabili yan. Hanggang ngayon hindi pa nailalagay. Mag 2 years na yata. Wala pa namang tapalodo yung Z1. Plate number holder lang. Matumi na naman yung likod ko nito. Nung naghahanap ako ng gold na accessories, Chinatown sana yung pupuntahan ko eh. Kaya nang may nakita ko online eh. Buti legit yung nabagbilang ko ng gold. Magandang investment din naman kasi yung gold. Kung nabili mo ng second hand yung accessories, pwedeng bumalik or tumagdag yung punan mo. Pero pagka brand mo nabili, yun, medyo matatagalan bago bumalik yung ROI mo. Kaya lang maganda kasi pagka brand kasi talagang sa'yo talaga yung accessories niyo mo. May pamamana mo. Kung second hand siya, di mo naman alam kung saan galing yung gold, di ba? Ayun, medyo lumakas ulit yung ulan. Kaso, anong gagawin ko? Hindi naman pwedeng hintayin kung minto. Mauubusan ako ng oras. Gusto ko makarating doon ng maliwanag. It's 4.8 kilometers na lang, 19 minutes away from here, 3:13 PM na. Oh, ang ganda ng kapote niyo. Ano kaya ang brand yan, no? Tanungin ko sana eh, no? Sana makatawid ko siya sa susunod na stoplight. Ayun, no? Pwede pala yun. Ganda yun. Ang fit lang sa katawan niya, eh, no? Buti sa mga dinadaanan ko, may ganito, eh, no? Hindi ako nabababad sa ulan, eh. Ay, wala na. Lumiko na siya. Tatanungin ko sana, eh. Hala na, bye-bye. Dapat nang isusot kong kapote, medyo malaki kasi may inner jacket, di ba? Hindi naman pwedeng magkakapote ka, tatanggalin mo yung padded jacket mo. Mas prone nga sa aksidente kapag basa yung daan, di ba? Cute naman nun. Mag-iingat sa mga kanto. Ayan na yung kanto. Uy. O nga pala no, nabasa nga pala tong motor, kaya pala nag-iba na naman yung tunog, lalong umiingay. Wala nang nagkapot sa kanila. Ang kikita kasi nila yung ulap. Tignan mo banda doon, no? Blue. Dito, black. Ay hindi, gray pala. Tignan nyo kung gano'ng katipid yung Z1000, no? Dahil hindi naman ako nahataw sa expressway kanina. Full bar pa. Para sa akin, tipid pa yan. Kasi nasanay tayo sa mga magagastos eh. Bahad, dito yung tuyo. Walang stoplight. Sa bagay, rayless nga pala to, no? Naalala ko ito, kapag kahapon ito yung matraffic eh. Nakakapagtaka lang. Walang traffic ngayon, no? Dito yung opisina ng tiya, si Paige. Okay, so nakikita ko yung Google map ko, no? Pa-towards dagat tayo, pa-towards ano pala tayo eh, pier. Pwede pala akong mag-ugbo ngayon, ayahin ko yung mga tropa sa Tondo, no? Sarap talaga bumiyay, pagka naka-motor lang, ang bilis, tsaka walang traffic-traffic, eh, no? Kahit big bike pa tong dala ko, parang normal lang. Eh, palibasa, nasanay na ako sa Z1, parang hindi naman siya big bike. Ganun kagandahan kapag kasanay ka na sa motor na ginagamit mo, nagbe-basic na lang siya. Kahit sa unang... bomba daw. Yung mga kabomba. Baka may magalit. Ang mahirap kasi yung nagbobomba-bomba ka sa ganito tapos nasemplang ka dun. Ako, nakakahiya. Maganda yung humble lang. Siguro, pagka safe yung lugar, pwede tayong mag... diba? Kaya pala may pumipitik sa tagaliran kung nakatapat sa akin yung tambucho nung motor. Akala ko may kumakalabit eh. Mm-hmm.
ito na yun eh, yung sa TRC PH eh. Parang yun yung kanto nila eh, no? O, parang yun eh, no? Ito, haba ng traffic, binanguhuli pa. Dito marami ng mga Chinese Binondo kasi, di ba? Maraming negosyante dito. Eh, usually naman kasi mga Chinese yung mga nag-import from China. Tapos maraming mga malls dito and mga schools. Kaya pag ito ay nagsabay-sabay, yun na. Finish na. Dito talaga nag-overheat yung baterya ng GoPro, you know? Walang hangin. Ayan na, traffic na. So malapit na tayo, mga 290 meters na lang, 4 minutes away, bandang kanan siya. Ayun oh, pulang-pula. Nasaan yun? Nasaan yung mall? Baka pwede mag-park. May naglilista dun oh. Ano, tiga-parking ba yun? Boss, pwede magtanong? Saan yung Lucky Chinatown? Ayun. Ito lang, nalalakad? Oo. Ah, okay. Mas magkano parking? 40 lang oras, sir. Hindi, wala lang oras yun. Ah, wala namang ano yun? Wala naman. Eh, mga... Di naman sobrang tagal. Hindi tayo matotowing dito. Hindi, wala ka na rito. Ah, wala bagay. Magbabayad na bagad. Pag nawala yung ticket, boss, ano mangyayari? Wala. Okay lang. O nga pala, no, may binigay na sticker si Bro Alfred. Ang tatak is de calidad sticker. Bigyan natin sila ng sticker, oh. Thanks. Ano boss? Kayo yung nagbabantay, boss? Thank you, ha. Thank you, boss. Thank you, Ren. Thank you. Bentang-benta yung sticker ni Alfred. De calidad, oh. Thank you, boss. Thank you, boss. Tara, lakad tayo. Yun, oh. Busy-busy sila sa pag-ayos ng traffic, eh. Boss, saan yung Lucky Chinatown Mall? Ito. Thank you. Kung pwede lang mag-vlog ng naka-helmet sa loob ng Chinatown Mall, gagawin ko. Kaya lang mukha kang ewan pag naka-helmet, naglalakad sa loob ng mall eh. Sana kung half-face lang eh, pwede pa eh. Tataka ko sa sarili ko, bakit doon ako nag-park kung pwede naman dito sa mall? Diba? Pwede naman dito eh. So yun guys, ito yung entrance. Ito yung sinasabi nilang food park. Kaya lang expect ko sobrang dami nagtitita. Pero marami nakikitang bakante ngayon. Ito katabi siya ng mall. So kung nabitid ka dito, ito yung sinasabi ko, iba't ibang fruits, tapos gagawin nilang shake, ayan, ganyan. Ito, may siopaw na maliit, boneless lechon, no? Maliit lang pala yung food park dito, pero kahit pa paano, pwede na, ayan, no? Ay, so, nakakagutom, mo. Oh. Ito, chili flakes, oh, masarap to. Usually, ma'am, anong araw maraming tao dito? Friday, Saturday. Mga anong oras yun, ma'am? Umaga pa lang po. Oh, okay, dahil siyempre, walang pasok na, ma'am. Tahimik na yun, ayan, nakapanibago. Ngayon, matumal, kahit bare months. Pero pag Sabado, Linggo, ma'am, malakas naman. Pero pag mga ganito, may pasok kasi. Ah, matumal talaga, no, ma'am. Ah, sumakit yung ulo ko. So, masarap naman. Tama lang yung tamis niya. Pero madami siya, no? Okay na rin sa price. Naubos ko. Kulang na lang, ubuin ako eh. Pero masarap siya. Okay, sulit. Tsaka healthy naman eh, may fruits talaga siya. Nakausap ko yung guard doon sa Lucky Chinatown Mall na food park. Pwede pa lang mag-park sa loob ng mall. So, mukhang gagabihin na ako dito eh. Kaya ililipat natin ngayon yung motor natin para mas safe. Tsaka wala tayong iniisip kahit anong oras na tayo makauwi, di ba? Sarap gumalagala dito eh, no? Kaya lang kailangan natin i-secure yung motor eh. Nakakailan kasi pag... hindi ka confident dun sa pinagpaparadahan mo. Hindi ka ano eh, komportable. Ayun oh, parking oh. Yan ang parking. Linis. Ayun oh, dami din nakapark na nakamotor. Eto, madulas lang dito. Lalo na pagbasa. So, paano kaya to? Buti may nag-a-assist. Ayun oh, motorcycle parking oh. Oh, sarado.
pula. Meron pa mga kawase, sir. Ha? Kaya nga, no? Ah, sa taas pwede? Ah, okay. Sige. Dito yung daan. Chip, sabi niya bomba daw eh. Thank you, ah. Lumilin dol, ah. Lumilin dol. Dahil nandito tayo sa building. Umaalog-alog eh, no? Pre! Lumilin dol, pre. Pero konti lang. Malakas. Ah, malakas ba? Sanay kasi ako nagmotor, kaya... Ano? Oo. Oh. Yung sakit. Palibasa, nasa building tayo. Ayan na. Aling dol, boss. Oo nga. Sumakto pa eh. Nagsusway pa rin ng konti yung building, oh. Nagsishake pa rin eh, oh. Ayan, wala na. Sakto pa pagbukas ng camera ko. Akala ko may sumasampang sasakyan na mabigat. Yun pala, dendol talaga. Pero konti lang. Yun, hindi pinagamit yung elevator. Siguro dahil nag-earthquake. Kaya ito, maghahagdan kami. Simula fifth floor, for safety nga naman. Baka matrap kami sa elevator eh. So, ito na yung first floor. Yun. Ay, so. Doon tayo galing kanina eh. Ito pa pala yung mga ibang nagtitinda ng pagkain, no? Ito na. Ako mag-isa. Pasyal-pasyal. Noise. Food trip. Kastanyas. Tali ng pet. Daming mabibili dito. Tsaka dito talagang natatawad yung mga pagkain. Thank you po. Okay ka muna. No. Shout out po. Thank you. Ito pa towards tayong Divisoria. Kita nyo yung building na yun. May nakasulat ng malaking Divisoria. Ang maganda dito, mura na, natatawad pa. Grabe ito, 25. Lahat ng klase. Ito na yung Divisoria Mall. Ang laki pala, oh. Yun yung entrance. So sa labas, ito. Back to mga prutas-prutas ulit. Yun, oh, napaka-colorful naman ito. Yun, oh, food trip naman, oh. Tayo magkano? Isang stick? Asa na yung luto dyan? Wala pa. Ah, wala. Ah, okay. Patikin mo kung dalawa. Anong klaseng position, ma'am? Pungo. Okay. Ito ma'am, ano itong tawag? Pungo. Pungo. Eh, muro lang ma. Juicy. Ito, okay ma'am. Ito misa ma'am, anong pangalan? Ballpen. Ballpen? Tikman natin ballpen. Pusit ballpen. Ito yung matinta. Apo. Kaya ganun. Mas masarap tong pusit ball pen. Ito matamis, saka dalawang mangga. Ma'am, order pa ako ng tigisa. Tapos may pusit galamay pa pala, ma'am. Meron. Panoorin nyo ako, no, ma'am. Subscribe kita. Ito yung channel ko. Yeah, thank you, ma'am. Ayan, no? Pusit galamay. Tikman natin. Didikit ko kaya. Wait lang, mahinit. Mas masarap yung pusit galamay. Malasa yan, sir. Oo. Yung dalawa. Mas okay to. Pusit galamay. Ballpen. Ito yung mga tropang makukulit. Sina Eljon. Tsaka si Remuro. Pati ka nagpa-vlog? Ha? Wala. Vlogger ka, di ba? Mauyain ka na ngayon? Hindi, pre, malakas na yung business niya kasi. Oh, masarap siomay. Oh, yung siomay. Matitikman ba namin siomay mo mamaya? Oo, oh, pupunta kayo, matitikman. Ah, okay. Ikaw ba, pupunta ka doon? Siyempre, doon ako umuwi. Doon ka pa umuwi? Ah, doon, tika doon ka pala? Akala ko yung playado ka lang doon. Hindi. Hindi naman ako narentahan doon eh. Alam ko, tagaluto ka lang. Hindi, marikiting siyempre. Siya yung tigapos eh. Pero sabi ko sa comment, wag na tayo magugbo, dyan na lang. Sininmudo ko. Shoutout boss! Hello! Shoutout boss, satisfied! Okay. Actually, food park yung pinunta ko dito. Kaya lang, yung food park doon sa Lucky Star Mall, maliit lang pala. Ano ang Star Mall? Dati. Ay, Star Mall. Lucky. Ah, Lucky China. Lucky China. Oo. Palibasa, malalapit lang tong mga to. Sawa na dito eh.
Bash out! Yung sa tapat ng McDo. Bash out! Lager! Pensa, patamig pa, mabuhay! Yung lakas oh! Diba, naglakad tayo? Doon tayo, ay! Ano ba pre? Pre, naliligaw ka na pre. Ay, dun, pre, naliligaw ka na. Okay ka lang? Okay lang, naiinlo na. Ang trip mo, siomay? Pre, trip na trip yung siomay mo, kanina pa. Okay, nandito tayo sa Totoban. Maraming mga kayo nandito sa gilid, no? Ang trip ng mga kasama ko, Mexican food naman. Dati kasi nag-Indian food na kami. Tayo natin yung mga buri-burito, ganyan. Ito na yung tindahan na sinasabi nila, oh. Senor Birria. Your favorite Mexican taco. Nice, ang daming choices. Wow. Pre, I bandit 18. Choose the best among the rest. Kuha ko nung beef birria and senior quesadilla. Wala bang pandeburak dito? Pre, pandeburak wala dito? Hindi ko alam yun eh. Hindi ka nagtitiktok, pre? Ganyan ginagawa yung birria. Yun oh. Yung beef sir na usalak. Ayun oh. So kahit di ka mag-rice, dahil meron siyang wrapper, yun na yung nagsisilbing rice mo. Ano ba ang rice? Carbohydrate? Alba. Tapos yung loob niya, proteina? Oo. Ba't mo alam? Sabi mo yun. Ah, yun, iniinit pala siya. E di lulutong siya niyan, pre. Lulutong. Lulutong siya, di ba? Lulutong. Yun o, kinamay na ni Insan, pre. Kinamay na ni Insan. Ano ka gloves, o? Pre, ba't nakikipag-away ka sa nagtitinda? Mainit eh. Tikman nga natin, pre. Kinakain to guys, kinakamay. Tapos sausap mo, sausap mo dyan. Tapos kain mo agad. Guys! Ano, parang nakaka-ready ka lang. Para siyang shawarma na masabaw. Quesadilla. Quesadilla. So, titikman naman natin to. Parang pizza yung cut niya. Mas dry lang ng konti ito kesa dito sa birria. Meron siyang tomato, di ba? Tomato to, di ba? Mm. Flash light. Oh. Tago. Light, di ba? Tago naka-flash. Guys, ba? Kinabibiliban na naman yung ilaw ko sa camera. Unang kagat, kala mo pizza. Mm. Madami siyang cheese. Matis yan, no? Kaya kasi din yan. Mm, masarap. Iyan, yan naman ang sitwasyon dito kapag kagabi, oh. Kung kanina yung mga tsanggihan doon nagligpit na ng alas 5, like ngayon, wala na sila. Naghanda naman yung mga kainan dito. Ang daming pagkain ngayon, oh. Ito pala, eh. So, kahit gabi na, ayan, may mga fresh manok pa. Tapos mga gulay. Ito yung mga tinda na nakikita natin kapag ka umaga dapat eh. Pero kahit gabi na oh, night pa rin kita talaga oh. Oh, dito tayo kanina oh. Oh, ganda ng Christmas tree nila oh. Kaya mas na-appreciate natin siya kapag gabi eh. May ilaw yung mga sabit-sabit nila oh. Alright, nakabalik na tayo sa parking. Solo parking. O, diba? Safe. Nice. So, di pa na alikabukan, di pa na ulan ano. Ngayon dahil gabi na, nalagay ko yung flashlight ng GoPro. Yan. Ito yun eh. Pero hindi ko muna sisindihan. Sinasa maliwanag na lugar pa naman tayo. Thank you. Ala, traffic. Ang haba ng traffic. Buti, nakamotor lang tayo. Yung mga tropa natin naghihintay sa baba. Ah, doon tapat? Oo, oh, sige. May dalang helmet tayo isuot. Ay! Mag-helmet ka. Ay, umayos ka ha, umayos ka. Nice, kahit di ko sindihan yung flashlight oh. Liwanag po. Daming ilaw dito tsaka mga sasakyan. Matatagalan lang talaga yung biyahe mo pag nag 4 wheels ka dito or kahit naka-tricycle ka lang. Mm-hmm.
Ang laki tricycle na ito, ito. Alright, pabalik na ako. At as you can see, hindi ako kumakanan kahit may mga kumakanan dahil pagka naka-stoplight dito, bawal kumanan. Wala lang signage, no? Dito ako nahuli ni Artikulo, motovlog. Walang signage doon at that time naka-pick up ako. Dala ko si Reader. Ayun, nagulat na lang ako, may umahabol na pulis sa likod ko. Eh naka-pick up ako noon, kaya naabutan niya ako. So syempre, aminado naman ako doon. Kung kasalanan, kasalanan, ibigay ang lisensya, magpatiket ka. Ang gagawin mo? Fault mo naman eh. Kumbaga, ignorance of the law. Excuses no one. Pero buti naman at mabait si Artikulo, so hindi na niya ako tinikitan. Ang ginawa niya, tinuruan na lang niya ako, which is good kasi hindi lang ticket lang ng ticket yung mga police or enforcer. Alright, ngayon naman uwi tayo ng busog. At lagi naman kapag ka pumupunta tayo ng Tondo or basta dito sa bandang Manila, ba't nakakasilaw yung ilaw nito? Baliktad yung ilaw, yung white yun ang nasa likod eh, no? Ito na yung last gas station eh, bago mag skyway, di ba? Di ba wala nang gas station dito, sir? Bago ka umakyat ng skyway? Okay. Ah, okay. Dito sa kaliwa. Ah, sa kaliwa na, no? Kabila, ayun, no? Yan, sir. Ah, okay. Okay, tama-tama, magpagas na ako dito, no? Iyan ang gusto ko dito eh. Napakalapit ng expressway, napaka-relax pumunta. Sa tagal na rin natin magkakasama dito sa vlog natin or dito sa YouTube channel natin, siguro naman napatunayan ko sa inyo ang benepisyo na napagkakaroon ng 400cc gawa ng nakakadaan tayo sa expressway. At napatunayan ko naman sa inyo kung kaano kasarap dahil from north to south, napaka basic talaga. Umiksi yung distansya na kahit napakalayo dahil nga dito sa dinadaanan natin, no? So hindi lang dahil naka big bike tayo kundi dito sa daan na tinatahak natin ngayon, napakalaking benepisyo. At ito nga, o, tignan nyo, from Pierre to NLEX, napakadali. May sasabihin nga pala ako sa inyo, madalas kapag pauwi na tumas na yung adrenaline mo bilang rider, ang hirap ng huminto panandalian sa tabing kalsada para ma-appreciate yung paligid. So like now, as an example, medyo tamad na akong huminto para to check the bike, para mag PM or check the cellphone o merong tumatakbo. Sige. Bumubusina sa banda, sir. Dito sa may San Miguel, sir. Saan ba kayo pupunta, sir? Nagka-problema lang, sir. Sinandulong po namin. Anong problema? Ha? Sino nagaway? Yung ano po, balibyanan ko na po yung naka-jacket. Tapos oh, yung pamangkin ko na po. Ah. So ngayon okay na? Ngayon na, sir. Galing pa kaming Guagua, Betis. Ha? Sinundo mo? Opo. Ah, okay. Buti walang checkpoint. Oo nga po eh. Wala pa akong dalang helmet. Kasi mag-isa lang doon, nagmamadali. Wala pa yung camera. Sige, okay lang. Sige lang, sige. Akalain mo, hindi ko expect yun, guys, ha. Hindi ko pa sila narinig eh. Hazard tayo. Para may visibility pa rin. So nandito tayo banda sa Barangay Maimpis, ano. May bahay kami dati dyan eh. Ay, sandali, patayin ko yung flash. O, oh, yan, sige. Yun, no? Thank you. Yun, di ba? Ang ganda nang may flash na yun, no? Tipid naman sa battery, eh. At least, tumatagal, o. Sir, o, thank you. Sir, pwede nga, no? Kahit saglit, bomba lang, sir. O, oh, sige. O, oh, sige, bomba ka na. Sige, ikaw.
Okay, sige, ingat kayo. Thank you. Okay, let's go guys. So nakapag cool down na ako ng dugo, no? Salamat sa mga umabot dito sa video na to. Kung umabot ka man, gaya ng dati, hashtag read for speed. At maraming salamat. Kita kits po sa susunod na vlog. Read for speed.